Yan, pero nakikita namin yung ano. Ah, nakita niyo na ma'am, desktop? Kita niyo na ma'am? Opa, nakikita namin yung ano, yung mga files. Ah, okay. Ma'am, kasi ganito ma'am, no? Importante kasi itong i-ano ko sana na hindi ko na-email to. Itong particular na file na to. Dali lang ma'am. Anyway, wala pa naman sila Sir Kent. At preview muna tayo. Ito ma'am, oh. Ito ma'am, itong file na to, pag na-send ko sa inyo to, ito po yung halos mga 400 hectares na mga titles na dadaanan ng ano ng expressway. So, ang hindi ko na submit ma'am, kung titingnan niyo sa lower portion ng image na to, yung naka light blue, yan po ay ano, limang OCT. Hindi ako sure ma'am kung saan dadaan din yung expressway, pero ito rin ma'am ay naman ni obra ng Hacienda Benito. In short, kung ano nangyari sa lolo ko dito sa upper portion ma'am, itong medyo light green na titulo ni lolo at saka yung white part. Ito yung white part, ito yung 2491 yung particular na malaking lote ng ano ko ng lolo ko. Diyan po tatama talaga yung expressway sa right side kung nakita niyo yung plano na padala ko. Pero itong lower ma'am yung may light blue kasama po sa dadaanan na ito rin po ay na naman yung obra ng Hacienda Benito. In short ma'am, pag nag yung OCT kasi nito yung owner hindi na makita. So meron tayo yung ano ma'am sa batas ma'am, reverse sa government to. Ang sayang kasi ma'am, baka biglang mag-claim sila dito sa part na to ng lower portion ng lupa ni lolo, ito nasa baba, ay mabayaran niyo sila eh kailangan ko muna ipaliwanag dito sa inyo dahil sayang eh. Baka mangyari kagaya sa ma'am sa Mindanao ma'am yung nabayaran wrong ano wrong representation. So ito rin ma'am kasama to sa mga ano na mga in short ma'am na land grab nga diretsong na land grab din ng ano ng Hacienda Benito through fraudulent ano that transfers. So ingat ang akin sana ma'am kung pakinggan niyo yung ano yung suggestion ko. Sinabi ko na rin sa Malacanang niyan to na ingatan din tong lupa na to dahil ito 250 hectares to. Pero siyempre portion lang ng 250 hectares tamaan ng ano ng right of way. Pero karamihan dito ma'am kasi mga ano to mga prime area ng mga subdivision ma'am. Baka mabayaran niyo to eh makuryente din kayo kaya nangyari sa Senate hearing ma'am yung representation yung pala sa gobyerno pala dapat to i-revert. Anyway ma'am madali naman patunayan to eh kasi yung dinaanan din nila title lang ano ng Hacienda Benito na ayon nga sa SEC ma'am hindi pwedeng mauna yung ano yung title nila nang walang registration. Kumbaga ang sabi nga sa akin ng SEC, hindi pwede mauna itlog sa manok. So, talagang fraudulent ma'am. Actually ma'am, from the very beginning, nailipat to sa mga Del Rosario, mag-ina yun ma'am eh. Ang tatay nila ma'am, ang asawa, tatay at tatay nila ay yung sinipin Del Rosario ma'am. Dating ano... Sir, excuse me. Yes, commercial lang sir, hindi daw po makasali si Sir Manny. Okay lang sir, ano po, ginawa ko po kasi kayong host sir para makapag ano record kayo. Okay lang sir, gawin niyo po muna uli akong host. Bali sir dun sa participants, pagkapindot niyo po, tapos pindutin niyo po yung pangalan ko, tapos gawin yung make host po uli sir. Hindi lang po makasali uli si Sir Manny po eh. May nagpop-up dito Sir James na ano, si waiting room. Pindutin ko to, si waiting room. Opo, opo. Okay, click ko na. Ayan, click ko na. Anong gagawin ko ngayon? Ito, may pangalan dito kay Ma'am. Ito, Sir Manny. May nakita ko. Admit. Opo, admit niyo po, sir. Admit niyo po. Admit. Ayan. Joining. Ayan. Sir. Hello, sir. Sir, ulitin niyo po yung lahat po ng ano, pag nakapasok na po si Sir Manny. Oh, sige, ma'am. Sige, ma'am. Kaya lang naka-red. Kasi siya po yung ano, typical. Apo. Ma'am, nakikita niyo yung ano ko, itong window ko. Yan, nakita niyo gumagalaw, di ba ito? Nakita niyo ma'am, yung capture. Naka-ano siya, nakapula pa yung... Ayun, okay na. Nag-on na, yun. Ngayon pa lang. Okay na ma'am, okay na, sorry. Okay na. Hey, Sir Manny. Sir Manny, nakasali na po. Engineer, good morning, engineer. Good morning, sir. Good morning, engineer. Wala yatang ano, wala... Ano na, wala. Ano wala yung ano niya, yung microphone. Ayan, okay na. Okay na, lumabas na. Okay na. One person is waiting yan to admit. Si Ma'am Jamel. Ito, dali, in-admit ko. Problema, first time ko lang gumamit kasi ito. Ayan, ito na.
Teka, wala pa, teka, Sir James, wala pa si ano, si Ma'am Jamil. Apo, hindi lang na. Wala pa si Morning, Sir James. Morning, Engineer. Morning, Ma'am. Sir Manny. Morning. Kapangalan ko si Sir James, dalawa kami, kaya nakakalito. Pareho kami, James. Wala pa, Sir, yung ano, yung kay Ma'am Jamil na ano, need sa akin. Meron na sa inyo? Wala. Sa akin wala pa eh. Marinig ba niya? Ayan, wala na naman. Nag-red na naman, ma'am, yung ano niya. Yung icon ng camera. Maps. Maps. Yes, 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 sir. Yung Samoa natin, kailangan may copy tayong natira. Yung original. So, ilang copy ba yan? Ilang copies yung... ano, parang dalawa lang po ito eh. Dalawa lang po. Dalawa. Eh, dalawa yung ibibigay natin sa ano. Wala tayong kopya. Magpa-scan na lang po tayo. Scan na lang po. Scan, sir, scan na lang. Sa ano to? Sa city po ito naka-address. Oo. Kasi babalik sa ano yan. City ba? Hindi. Sign na ni... Na-sign na nila yan eh. Sir, sa city po ito naka-ano? Sa city naka-address yung endorsement. Ito na si Ma'am. Oh, pero naka-assign, naka-ano yun, naka, sa city naka-assign yung ito, ano, kasi pipirmahan ng city. So, napirmahan na ng city yan. Then, ibinalik sa DPWH. So, ang gagawin ni DPWH, isesend back mo sa DBP. Kasi, oh. Sige po, sige po. Start ka na siguro, ano, Sir James, ano mo na. Ulitin ko lang po, ma'am. Sir Manny, ito pong nakikita nyo sa screen ko, sir. Itong ano, parang Excel file na capture. Wala po. Wala pa po. Ah, wala? Hindi ko pa po nakita. Scroll ka, Sir Manny. Sir James, sulungan mo ako, Sir James. Paano gagawin dito? Hindi rin makita ni Sir Manny. Pakigay. Sir Manny, ano po? Scroll po kayo pa right, sir. Right. File lang nung ano yun eh, yung mga PDF, yung mga parang mga icon. Or mga icon lang. Mga icon lang. Eh, meron na po bang naka-open na file, Sir James? Yung ano, tong ano, yung kaninang discussion ko, yung Excel na capture file. Papadala ko lang yan sa email. Ipaliwanan ko lang yan. Yung naka-folder. Makita si Dominic. Huh? Oh, mahina yung ano mo. Makita na ko. Makita na ko ni Tito. Sir James, nakita niyo. Sir James. Nakita niyo, sir? Yung Excel file, nakita niyo? Hindi, sir. Yung pinaka-folder lang po kita namin, sir. Ang nasa screen ko siya ngayon, yung mismo Excel file. Icon. Ito, naka-default na yung sa screen ko eh. Sa desktop ko. Yung Excel file. Puro icon po yung nakikita namin. Puro icon. Mga folders. Pero kanina nakita po, Sir Manny, nakita na po ito ni Sir James. Yung po, ano ko. Itong sige, nasa harap ako ngayon. Sige, kung sakaling nakita, hindi ko ano eh. Sige lang, pakiano lang, i-discuss. Ano ba yung i-discuss natin? Kasi po, sir, ang discussion ko kanina, sir, actually, sir, itong recovery na sinasabi ko sa inyo, mga ano to, 400 plus hectares, yung upper portion ng Mambugan na daanan ng expressway ay sa lolo ko, tapos sa baba, isang property na mga Bigano, at sinama ko na rin sa research ko, dahil po yung Hacienda Benito na ilipat din ang transfer sa kanila. Pero ang umpisa po talaga nito, kung makikita nyo po yung Excel file, yung upper portion po ng part ng expressway sa... Actually, sir, hindi Mambugan to eh. Ang pangalan, sir, ng ano, ng main ano, sir, ng ano, sa may Santa Clara, tsaka sa baba, kainta, sir. So anyway, sir, kasi itong mga lumang titulo nila, Lolo, nakalagay sa OCT nila, Mambugan Antipolo, lahat ng ano, ng 400 plus hectares ay didisasong sa inyo ngayon. Pero nung
sa panahon na nakalipas, nagbago sir ang mga barangay, nagkaroon ng ano, ng adjustment. Kaya yung ibang part ng lupa ni Lolo na punta sa Santa Clara na barangay, yung kay Bigano naman sir, kung mababasa nyo, sa lower portion ng lupa ni Lolo, napunta naman sa bandang Kaintana sir. So ang akin lang sinabi sa kanila kanina sir, ingatan nyo po to yung sa Bigano property dahil 240 hectares to. Dumaan din po yung expressway dyan na according din sa research namin sir kay Lolo, the same din ang nangyari dito ng fraudulent transfer ng Hacienda Benito. Dahil po ang istorya nito, bago ito malipat sa Bali Gulf, nag-umpisa muna ito sir, ang unang transfer sa upper portion kay Lolo ko sa asawa ni Judge Simplicio del Rosario na si Juana del Rosario. Ngayon sir, sino po si Simplicio del Rosario? Siya po yung unang judge ng Court of Land Registration na nag-umpisa ang torrent system. Siya po yung judge noon. Itong si Juana del Rosario na nagkamkam sa upper portion ng part ng lupa ni Lolo, Juana, asawa po yun. Tapos yung 240 hectares po sa baba, na-transfer ang titulo sa pangalan ng anak, Teresita de Castro. Doon po una kami nagkaroon ng ano ng curiosity, bakit ang isang anak mas malaki, mas may capacity bumili ng malaking lupa kaysa doon sa nanay. So, ang in short sir, ang pagkamaniobra nito, ang prinote ni Simplicio del Rosario, yung mag-ina niya, yung sa taas sa asawa, yung kay lolo na estate at sa baba yung kay Bigano. Ngayon ni-research namin sir, yung Bigano hindi namin makita-kita to. So, ayon naman sa batas namin, sir, kapag ang isang registered owner ay hindi na makita, reverse sa gobyerno. Kasi nga po, sir, ang sabi ko kanina, sir, ingatan nyo itong part na to sa limang OCT ng Bigano na kung saan dumaan yung expressway. Baka mabayaran nyo ang mga tao dito. Eh, sinampak ko na rin ito, sir, sa Malacanang para investigahan din. Dahil ito nga, dapat subject for reverse sa gobyerno to. Baka, syempre, ang Bali Gulf na siya ang o Bali Gulf or either ano pang mga ibang mga na subdivision dito na mag-claim, eh huli na malaman ninyo na ang pinanggalingan pala nilang mga titulo ay fraudulent din. Which sa Senda Benito, na kung sir nakita nyo yung pindala kong PDF kay Sir James noon, yung summary ng mga annexes, ang title po ng Senda Benito ay na-issue ng 1929. Pero ang SEC registration, 1936. So pumunta ako ng SEC nito, sinabi ko, ba't ganito sir ang naging proseso ng Hacienda Benito na una yung titulo kaysa registration? So yun ang sinabi ng SEC sa akin, hindi pwede mauna itlog sa manok. So bawal po yung ganun. So doon pa lang sir, makita natin, null and void na dapat ang Hacienda Benito. Kaya ang pag-transfer niya sa Bali Gulf, ab initio na yun sir. Kasi, pero anyway sir, ang punto dito, yung unang transfer lang sir eh, unang-unang transfer lang ni Juana del Rosario sa estate ni Lolo, at yung anak niya si Teresita de Castro sa mga Bigano State, ay may problema sir dahil nagbigay ng report ng NBI na ang pirma ng RD doon sa sale ay forged. Pangalawa, nag-certify ang RD sir na walang sinabit ng owner's duplicate copy sa 11 OCTs na to. So, 6 kay Lolo, 5 kay Bigano, lahat po yan walang owner's copy. Nakasama rin po to sa mga annexes na pinadala ko kay Sir James na through PDF file sa pamamagitan ng investigasyon ng NBI. Ngayon, ano ang conclusion ng DOJ ayon sa report ng NBI? Nakatas din po dun sa PDF na pinadala ko kay Sir James na ang dapat ang gagawin ko, annulment of title sa Hacienda Benito. No? Kasi sila ngayon sir, ang ano eh, sa part namin sila yun ang pag-reconstitute, pero peki din. Bakit po peki ang reconstituted title nila? Dahil kung nakita niyo rin po dun sa natouch kong kay Sir James sa mga dokumento, yung reconstituted title po nila, bumabasak sa Pampanga, hindi po sa Antipolo yung title. Na-certify din po ng LRA yon na Pampanga ang yung serial number ay sa Pampanga ang bumabasak. So in short sir, talagang marami na rin ako narinig na issue dito sa Hacienda Benito bago mag-Bali Gulf to. May machination talaga ng Hacienda Benito dahil Amerikano sir ang Hacienda Benito eh. American ano to, corporation. Na ang kumakita niyo sir, yung trail land transfer na pinakita ko sa inyo from Juana del Rosario tsaka kay Teresita del Rosario na i-transfer mula kay Lolo tsaka kay Bigano, ang next transfer sir to a certain EM Gross, isang Amerikano, siya po yung ang nag-transfer sa 11 OCT na to, isang tao lang si EM Gross. Kaya nakapagtaka nga sir, bakit ang titulo niya ay EM lang, initial letter E tsaka letter M. Alam natin sa Land Registration Act, hindi pwede mag-initial eh.
So mula dito kay E.M. Gross, transfer na kaya siya ang dabi nito na siya ang presidente si E.M. Gross. So a year later yata, from E.M. Gross, transfer niya sa korporasyon niya siya ang dabi nito na siya rin ang presidente. Tapos nakuha ko sir yung articles of incorporation nila na walang notaryo, walang ano, walang na wala mga pirma. Kaya siguro sir, nagkaroon ng effect dun sa lake registration 1936. Pero nagkaroon na sila ng title 1929. So doon lang questionable na. Kaya yung pag sigurado ko sir, didepensa ng Valley Gold dyan, siyempre yung typical na depensa, buyer in good faith. Kasi siyempre alam naman natin, ang presumption ng buyer in good faith, papatunay sa court na bad faith ka. So binigyan na rin ako sir ng ano, ng tulong ng PAW para mag-file ako ng case laban sa Valley Gold. Kaya lang, sa lungat doon sa sinasabi ng DOJ, ang dapat ang file lang ko ng kaso, ang kasendabi nito, natotoo naman sa part ni Lolo, talagang yung reconstituted title lang ng sendabi nito ang tumatayo ngayon as per, ano, as per record. So yun lang po ang point ko dito na sana po itong mga nasa baba na mga property ni Ligano, mamaya i-email ko doon kay Sir James kung sakaling hindi niyo makita sa screen capture, ay ingatan po niyo to na i-research yung mabuti dahil po pag ito nabayaran nyo, baka mangyari hagay nga sa Mindanao, wrong representation na nababayaran nyo. Yung pala, dapat reverse sa gobyerno to. Dapat gobyerno to eh. Dahil yung OCT nga sir, fraudulent and transfer, eh hindi makita yung Bigano, reversion dapat to. So yun pang inaano ko. At anyway, na-forward ko na rin to sa, ano, eh, sa Malacanang sir. Yun ang ano ko sir, sa umpisa ng meeting na to, yun lang ano sir, ang unang presentasyon ko sir. So kung may tanong po kayo sir, sana ano po, inyo na po yung ano, pagkakataon sir. Ma'am. Baka gusto niyo ma'am, email ko na to ngayon. Real time naman ang email eh. Pwede ko na email to kay ano sa email ni Sir Alex, yung ginagamit ni Sir James. Okay sa inyo? O mamaya na lang. Sige sir, siguro email niyo na rin po para ano, para may copy rin. Sandali lang to sir, sandali lang naman to eh. Naka-open naman yung email ko eh. Sige sir. Ito kay Director Alex Bote, sir. Inano ko. I-attach ko na, sir, yung ano yung file. As okay lang, sir, pa-email po dun sa ano, sa personal email ko po kasi wala po ako sa office ngayon. Hindi ko po ma-access yung email ko. Oh, sige, sir. I-CC na lang ito. Ano, sir, ano mo? Ang email address mo, sir? Ano po? James.Chavez. Sir, ano po kayo, sir? James po. James. James. That. Ay, ito nga pala, oh. Yung ano, yung Chavez James Nicole at DPWH. Tama, sir? Ano, sir? Yung work email ko po yan, sir. Hindi ko po ma-access dito, eh. Ah, okay, okay. Ano, sir? James dot... James dot Chavez. 00 at gmail.com. Sorry? James dot Chavez 00 at gmail.com. 00 at gmail... .com. Ulitin ko lang sir, ha? james.chavez00@gmail.com. Okay, sir. Kasi ako na lang po mag-email kila Sir Manny, tsaka kila Ma'am Hafsa po. Ano, Sir James, medyo hindi ko narinig. Ikaw na lang ako bahala. Ako na lang po mag-distribute kila Sir Manny po ngayon, tsaka Ma'am Hafsa. Sige, sir. Ito na, sir. Inaano ko na. Ito na, sir. Ang pangalan, sir, ng file, ang Phil Bigano, Trail of Transfers. Ito, sir, send ko na. Yan, send ko na, sir. Sige po. Waiting lang, sir. Ito na. Alam niyo, sir, kasi kung sakaling maswertein tayo, sir, ma-revert tong 240 hectares ng estate ni Bigano, estimate ko sir halos 50 hectares yata nito ano eh bakante pa dahil nga kahit doon sa lupa ni Lolo magtataka kayo kung bakit wala kalaman-laman kasi alam po talaga ng mga tao doon may problema talaga ang lupa sir ever since eh yung nga lang wala pang nagrereklamo na nagkataon ako lang nung nag-umpisa ako mag-research ng year 2000 nakalkal ko na sir na research namin yung mga dokumento sa tulong ni Ma'am Pibis Guerra yung pinsan ni Gornini na-expose lahat ko sir
Kaya maganda nito, sir, kung malino natin sa gobyerno itong lalo sa part ni Bigano, na gano'ng kalaki ang tarang bakante pa, mga, almost mga 50% pa, sir. Ang suggest ko nga, nag-email nga ako kay, ano, kay Yusek Dino rin eh. Kasi si Yusek Dino, naging nakausap ko dahil sa problema namin sa barangay, sabi niya, kilala niya si Senator Bongo. Pwede niya ilipat ko, ipasa kay Senator Bongo itong issue na to para makatulong sa build program ni President Duterte. Kung okay lang sa inyo, sir, email ko na din yung ano, sir. Sir, may nagpapapuyin daw. This meeting has now unfinished minutes. Ano yun, sir? Okay. Hindi ko lang din sure, sir, eh. Ano kaya yun, sir? May nagpapapuyin daw. Bali, sir, tuloy ko lang. I-email ko na rin, sir, yung ano, yung sa kay Yusek Dino na ano, na letter na pinadala ko. Okay, kahit mamaya na lang, sir. Okay, sige po. Baka ma-storbo yung ano natin, conference natin. So, yun nga, sir. Sir Manis, Ma'am Hafsa, in-email ko po sa mga email niyo sinend sa akin ni Sir James po. Sige po, thank sige you. Po, tsaka, follow up ko lang, Sir Manis, no? Ma'am, ano, Ma'am, Hafsa. Ayan po. Hafsa, na kung makita niyo rin po dun sa pinadala ko kay Sir James, alam ko na may LBC na parang receipt. Actually, nung nakausap na namin yung uncle ko na taga Davao, nakapag-asawa ng Davaoenya, sinuggest po niya, ipadala ko yung isang folder kay Senator Carpio, asawa ni Ma'am Sara Duterte, tungkol nga sa issue na to, yung reversion, para magandit nga sa build. Unfortunately, sir, nung pinadala ko na sa uncle ko, a week later, namatay uncle ko sa atake, eh, naudlot yung ano, yung plano namin na ilapit kay Attorney Carpio. No? Kasama na rin yung property namin, siyempre, ma'am. So, matagal siguro, sir, mga ilang taon din, naganap ako ng paraan, makapagawa ng mga contact kay Presidente. Yun na nga, na-ano ko yung 8888 na discover ko, ma'am. Tapos lately lang, yung kay PACC ni Honorable Belica at saka ni Senator Bongo. Tapos lately ngayon, yung kay Secretary Panelo na counterpoint. Kaya kung pwede sana, sir, kayo na mag-initiate na i-brought up tong issue na to, lalo to sa part ng mga yung kaibigan, no, para, sir, magamit ng gobyerno. Alam naman natin, kailangan natin ng ano, sir, eh, ng administration ng ganitong mga klaseng ano, contribution na mga bakante na pwedeng ano naman magamit sa mga kapwa natin Pilipino. Actually, ma'am, isa pa to, no, dahil galing akong Saudi, marami akong nakikaibigan na ano rin, ma'am, na mga brother Muslim natin sa part ng Kainta. Dahil naging mayor si Lolo dun, eh. Talaga nag-uusap na kami noon pa. Siguro nakita na siguro ni Sir James, minsan nagpa-ano ko ng isang image kasama ko yung mga brother Muslim. Actually sila yung unang plano kong ano eh, sa part ng Lolo, ha, hindi sa Bigano, mama, sir, hindi sa ano, nabigyan sila ng portion doon, do-donate ako sa kanila. Ang kausap ko rito si Attorney Parahiman. Ewan ko lang, sir, kung familiar sa yung pangalan niya. Siya po yung ano, meron siyang office sa Malacanang ng Federation ng mga Muslim. Ang hawak niya ay Rizal tsaka Bicol. So, from time siguro, ma'am, padala ko rin yung mga images ko na nag-usap na kami ni Attorney Parahiman. Yung nga lang, ma'am, ang problema dito, kailangan talaga mag-file kami ng reconstitution sa title ni Lolo. Na alam naman natin, yung filing fee ay masyadong malaki at ano, hindi ko kaya yung kapasidad na makapag-file. Kaya ang sabi ng DOJ, kunin mo muna yung portion ng mother mo. Doon ka muna mag-file para maliit lang ang filing fee. Or, ang advice naman ng legal ng Antipolo City, mag-file ka muna ng isang kaso dyan, ng isang bahay lang. File lang mo sila. Total naman, magiging president naman yung sa ibang mga property rin. So, yun ang pinaplano namin ngayon, ma'am. Pero ngayon, sa ngayon, ma'am, kaya kami nakaposisyon, siguro sa video rin ni Sir James, nakita yung mga tarpaulin ni Lolo at saka yung nakabidyo yung lugar. Natulungan kami ni General Acop sa Antipolo. May ako ng tulong sa kanya, nakaposisyon kami. Kaya ngayon, sir, yung area na yon, na na-eliminate namin yung isang pumatong na patent title na nandun din sa files ni Sir James, yung pangalan ay Tagle, para nag-giveaway na dahil hindi niya talaga mabenta-benta yung lupa, lumalabas kasi sa research sa mga nabentahan niya, meron pang pinakailalim na OCT, ang pil nga, ang pinoproblema nila. So anyway, sir, ang atin dito, ang talagang main point ko rin talaga, sir, ay makatulong muna sa build, kasi sayang din, sir, eh. Sir, ako may dadar rin ako, senior na ako eh. Ayoko sana mangyari, sir, na may kinabang dito, sindikato eh. Mabuti na ibigay nila sa gobyerno kaysa makinabang sindikato eh. Kaya kung pwede sana, sir, matulungan niyo ako dito, lalo sa lower part ng dadaanan expressway niyo, ingatan niyo po.
nakapag ang title po sa limang titles na nakikita niyo sa pinasa kong Excel file kay Sir James. Tingnan niyo po yung mga ano na yan, yung mga OCT na yan. Dapat po i-reverse sa gobyerno yan. Ingatan niyo lang po sana sir para yun na siguro pwede kong may tulong sa gobyerno ngayon sir eh. Isiwala tong mga ano, mga sindikato na to mga kapitalist mga oligarch to eh dahil alam naman natin sir ang baligot ang nasa likod niya sir si ano eh mga tuwason eh. Makita niyo naman sa ano sa kali lang tuwason na eh. Tuwason Avenue na kagad eh. So, yun lang po sir sa okay sir siguro sir ano hingin po natin yung ma-advise po ng legal natin sir kasi hindi rin po kami sigurado kung paano yung magiging initial action namin diyan kasi medyo magulo po yung story ng property. Ma'am Hafsa, ano po bang madalas nating ginagawa kapag ganito po sa right of way? Ano po yun sir? Sir Jim, sorry. Ano po napasundin yun? Kapag ganitong ano ma'am, kapag mga ganitong story, ako kunyari parang ano, meron nagki-claim ng property tapos merong ibang natitulohan, tapos meron din naman titulo yung original na nagki-claim. Tapos ito muna. Okay. Ano Sir Jing? Siguro ano, pag may conflicting claims sa ano, sa title or sa ownership, i-ano muna, idaan muna sa ano judicial proceeding. True expropriation. Okay, ma'am. Sir, excuse. Ang ibig sabihin mo, ma'am, sino mo file sa court, ma'am, kayo, ma'am? Kami po. Tapos, i-invite nyo lang yung mga parties, ma'am. Opo, lahat mo, ng, ano, lahat ng interested parties. Oh, yun, ma'am, maganda. I-ano. Tama po, ma'am, maganda po yun. Para may, para makatipid din ako sa filing fee mo, yun yung problema namin, paano ko i-represent sa court to. Yung filing fee sa laki ng lupa, masyado malaki ma'am eh. Kaya nga, ulitin ko kanina, advice sa amin ng Antipolo City Hall, mag-file muna kami ng isang either back quieting or annulment or anong klaseng kaso, mas isang lote lang sa loob ng lupa ni Lolo na may bahay para at least makatakbo yung kaso na yun na gagamitin namin president para sa ibang mga lote rin. Yun lang po naman ma'am, ang advice sa amin so far. Pero maganda po yung ngayon na lamang ko na kayo magpa-file. So, medyo gagang-gaang po namin sa pag-present ng dokumento sa court dahil yun nga, diretso ko na sir, makakalibre kami sa filing fee, ma'am. Opo. Yun lang po. Naghang na yata. Naghang. Hello, ma'am. Hello, naghang yata, Sir James. Naghang. Ma'am Hafsa. Naghang. Pero si Sir Manny, gumagalaw kay Sir Manny. Sila ma'am lang ang ano, naghang. Siguro Sir James ano inform ka na lang din po namin ngayon ano, para po level yung expectations natin. Sige, kasi diyan po sa may section 4 po ng CITIC sa ngayon po hindi pa po kami nakakapagsimula mag-acquire po ng lupa diyan. Bali sir, hindi ko lang po sigurado. Sir Manny, pa correct na lang po kapag may mali po ako nasabi. Siguro po ano sige. Yung ano yung sa section 4 kasi Antipolo po 'yun. So as of to date po, meron na po kaming request sa para po i-survey po yung alignment doon sa section 4. Hindi ko lang po alam kung pasok yun doon sa kiniklaim niyo na property. So yun po ang status. So ngayon po yung right of way team po, yung DPWH hindi pa pumupunta doon sa lugar na although na meron na kaming mga endorsement coming from the LGU concern yung sa Antipolo na pinapayagan na po kami na pumasok doon. Bas up to date, sabi ko nga po na wala pa pong survey as regards to the alignment doon po sa section 4. Kasi naalala ko Sir James. Sir, but in lang sir. Kasi naalala ko Sir James, kayo, alam mo kayo may sabi noon na yung nakikita ko sa Google at saka sa website ninyo na Expressway na halos diretso, schematic lang representation yun. Opo, tama, sir. Ano pa po, tama po yun kasi tama po yun kasi ang gagawin po namin ng gagawin po ng surveyor is ipipix niya po yung alignment po so para po accurate kasi yung sa may Google natin medyo hindi kasi naka-Google lang siya naka-display lang po to so mas maganda kung i-ground survey po natin.
Sir Manny, may isa pang tanong ako. Technically speaking ba, kunwari sir, kasi yung kay Lolo at saka yung sa baba ni Bigano, developed na yun, may mga kalye. Actually sir, nag-develop nga niyan Amerikano. Yung drainage nga niyan sir, perfect eh. Pati yung mga electrical niyan, underground. So tama ba ang analysis ko, Engineer Manny, na possible yung existing na mga kalye na yun, yun na ang papawidening nila ng expressway, yun na rin susundin? Tama sir ba analysis ko? Para mas makatipid ng gobyerno. Hindi po, may mga possibility na po na gano'n, katulad po doon sa may tikling namin. So yung sa section 3 po namin sa tikling. So doon po ang expressway po, dumaan doon po sa road na yon. It's a matter na i-improve lang yung road na yon. So hindi na po namin kailangan ng right of way doon. Pero doon sa Antipolo, since na bundok yun, maaari pong merong mga kalye na i-improve na lang siya, pero ang sa tingin ko doon sa may Antipolo, new alignment po ang gagawin eh. Kasi nga sir, isa pahabol na lang. Napansin ko sir, yung isang tinatakbo ng schematic ng expressway, banda ro sa pinaka-highest peak ng ano eh, highest elevation ng lupa ni Lolo. Kaya nasabi ko, impractical to na aakit ang buong expressway sa taas na yon, o kaya tatagusin yung bundok na yon. Masyado magas kaya sir, na isip ko nga, na-analyze ko, siguro gawin na lang ganito, so susundan na lang yung existing road, widening o improvement na lang para makamenos ang gobyerno. Yun lang po naman sa akin sir, analysis ko lang naman sir. Possible po yun kasi hindi lang naman po na doon sa kami sa taas, meron din po kaming yung sa ground level na dadaanan. Kasi meron po kaming upgrade tsaka yung meron po kaming dadaanan na upgrade, tapos meron ding elevated. So combination po yung gagawin eh. Kasi po sir, yung lugar na yun ng bandang right side ni Lolo, yung sa kaliwa sa Bali Golf, okay yun, medyo patag do, kaya nga nandun ang golf course eh. Part din ng lupa ni Lolo yun eh. Pero sa right side sir, hindi na anong express yun na town and country, extreme po doon, mataas at saka bangin. Pinakamataas andun, pinakamalalim andun din sir. Ewan ko lang sir kung nakita niyo yung lugar na yun ha, in advance na sinasabi sa inyo sir. Kaya yung nga sir, na-analyze ko yung sinasabi ko na siguro dadaanan na lang to sa mga existing na road na yun. Yun lang ano, akin lang sir. Advance information lang sir. Sige po. Diba, once na ano po, na nakita po na, hindi yung technical description kasi, meron ka ba noon James, yung technical description ng kanilang kiniklaim? Nasa decree sir. Wala ako dito sir, nasa office po yung files ko sir eh. Kasi ano din namin yon, ipapasa din po namin sa implementing office namin sa TRB para po matignan po nila kung yun po talaga yung project namin is pumasok doon sa technical description na kiniklaim ninyo. Opo. Anyway sir, kaya naman ako nagsubmit sir dahil ang basis ko nga sir, unang-una yung sa Google, nung nag-update yung Google, nabigla ako, bakit may yellow line tumatago sa diretso sa lupa nilo? Yung nag-zoom in ako, doon ko nakita yung expressway. Tapos nung nag-research ako sa DPWH, verified nga sir, na talagang may proposed expressway doon. Kaya ang pinadala ko naman kay Sir Jim sa mga dokumento sir, may mga description din doon, may mga mapa. Actually sir, na-plot ko na sa ano yan eh, sa computer yung lupa ni Lolo. Meron akong sketch plan niya. Kung gusto niyo, biusin niyo rin yung pinaka digital file dahil ang linya ko nga sa architecture, kaya meron akong knowledge ng konting surveying. Padala ko na rin sa inyo para hindi na kayo mag-plot from the start kasi maraming points yan eh. Parang i-assign nyo lang sir, i-double check nyo lang ginawa ko sa CAD drawing. Makamenos kayo sir sa effort ng i-replot yung sa computer sir. Verify nyo lang sir yung mga points, double check na lang. Papadala ko rin kay Sir James yung mismong CAD file, AutoCAD file. Ng ano na yun, ng description sige po, na i-plot. Sige po. Para makamenos kayo sir sa effort sir. So parang ang sa base po kasi sa mga narinig ko na kwento nyo Sir James yes sir. Parang ini-expose nyo tong na property no, property para parang ano yan, i-donate nyo ba sa gobyerno yun or possible sir. Anong o mag-claim talaga po kayo? Ang main purpose ko nga sir ito nasa baba yung kay Bigano. Kasi reverse yun to sir eh. Dapat makinabang gobyerno, hindi yung mga taong sorry sir, sabi ko na yung word na oligarch ha. Kasi sila makinabang sir, mabuti yung makinabang gobyerno. Malino naman sir ang research ko sir, na merong support ng NBI, may certification ng LRA, ng SEC.
meron talagang basis kaya nga ako malakas na loob magsalita ng ganito. Ngayon sa part naman ni Lolo, ang kung natulungan sana ako nila Attorney Capri noon, ang plano ko sana i-donate pero pa yung kay presidente. Tingnan mo bibigyan ng sa gobyerno dahil alam naman natin sir, 'di ba, sa isang malaking lote, parang cart din niya sir eh, maglalaan ka ng konti para sa gobyerno. 'Di ba sir, tama po ba ko? Hindi naman lahat pwede makuha mula dyan sa yan, ano na yan eh. Meron portion, 20% yata sir, ibabalik mo sa gobyerno para gamitin sa housing. Talaga ano yun sir, expect ko na yun sir, talagang ano, may donation na mangyayari talaga sa gobyerno. Sa part namin, pag full recovery na. Yes, hello sir, marinig niyo sir? Sige sir James, ano pa pong ano? Yun nga po sir, na nung nakausap nga namin actually sir si ano si uncle ko, plano nga namin yung part ng bakante sa malapit ang golf course, talagang plano ko sir, pwede nga bigyan ng ano doon eh, parang ano yung administration na parang ano nila yung parang vacation house ba sir? Kasi maganda yung lokasyon eh. Anyway sir, siguro kay Sir James, dahil PDF file yun o kaya image file, hindi masyado ma-visualize yung sinasabi ko, agawa na lang ako sa separate na email na sama-sama lahat. Teka sir, your internet connection is unstable. May nag ano, ayan, okay na sir. Yung part na mga lupa na pwede kong sir, medyo naging choppy kayo sir. Yung nga sir, internet unstable eh. May nagpapapindo. Okay na sir, okay na sir James. Okay na ulit yung audio. Hello sir James. Pati nga yung video, naglalag. Naglalag yung video. Ito rin yung problema kasi namin sa Pasay, sir. Hindi stable ang PLDT rito eh. Hindi stable ang linya. Okay na, sir? Malino na ba ako, sir? Hello, Sir James. Naririnig niyo ba po kami, sir? Narinig kita, Sir James. Pero ako ba naririnig ninyo? Narinig niyo ako, sir? Nawala si katukayo mo. Teka, sir. Naghang. Answer. Narinig niyo na kami, sir. Narinig ko kayo, Sir James. Narinig ko kayo. Pero ako yata, hindi niyo narinig. Nag-ano na siya. Choppy. May kaagaw. Hindi, ano talaga sir, sa amin? Dito yung PLDT, sir. Unstable ng PLDT. Karoon ng bad signal siguro. Yung PLDT nga mismo, sir. Yung PLDT, signal namin, sir, sa Pasay. Hindi, ano, sir. Lagi naglolo ko dito, sa Pasay. Okay na ba, sir? Hello? Naghang na, sir. Naghang ka ng video. Yeah, okay na, sir. Sir Manny, nakita lang kita, Sir Manny. Siguro. Kasi, sir, nagpa-flat po nung sila may surveyor. Sir Manny, nakita ko na si Sir Manny. Sorry, is parang ini-expose eh. Si Sir Manny, nakita ko na. Okay, sir, mahirap makialam. Sir James, nakita na rin kita, Sir James. Anyway, ano lang muna. Kunin lang natin yung mga documents sa mga isasubmit niya. Once na nandyan na lahat, forward natin sa TRB. Or ano na muna natin? Tanong muna natin kay Attorney Ken kung ano yung appropriate na action na gagawin natin. Apo. Okay na sir? Narinig na ako sir? Apo, okay na sir. Okay na. Dito yata sa amin ang problema kasi anak ko din sabi, mabagal din yung kanya eh. Dito sa amin problema, signal. Okay sir. So, yun na lang siguro, sir, no? Yung mga pinag-usapan natin na documents na alam ko na hindi ko pa nabibigay sa inyo, yun ang next batch, sir, ng mga documents na papadala ko. Sige, sir. Siguro, i-send nyo na lang po sa amin lahat nung parang magiging documents na significant dun sa case nyo. Tapos kami, titingnan namin kung anong action magagawa namin. Pero, sir, yung sinabi ko sa inyo, sir, yung malamang magpo-file kami ng expro, yung sabi rin nila, Ma'am May and Ma'am Hav sa kanina, mag-file kami ng expropriation case para malaman yung kung sino yung i-compensate ng government. Siguro, sir, medyo matatagalan pa yun, sir, kasi okay lang, wala sir. Pa po kami area. Mas maganda okay, sir, para lang. Okay, sir. Mas maganda nga, sir, yung dadaan sa court to eh, para at least, once and for all, matuldo ka na to eh. Opo. Kasi wala rin po kami, sir, wala rin kami mandate na mag-decide ng ganyan, sir. Okay lang. Ano ako yung brad? Okay, sir.
Kasi yung talaga ano namin eh, natuwa nga ako nung sinabi ipa-file sa court ninyo, at least yung filing fee medyo ano na, nakaka-ano na kami doon, nakaka-minus na kami sir. Pero tuloy pa rin namin plano yung advice ng City Hall ng Antipolo na mag-file kami ng isang lupa. Parang backup okay namin yun. Na may tumatakbong isa. Yun lang naman, thank sir. So anyway, sir, alam ko, sir, yung mga principal documents, yung mga main documents, napadala ko sa yun ang first batch, sir, eh. Mga PDF file yun, eh. Ngayon, ang akin lang siguro, kung gusto mo, Sir Jim, ulitin ko na lang ulit yun. Ulitin ko na lang. Okay sir, siguro ano, yung ko kayo ng emails po na pag-i-emailan nyo nun, sir, para lahat makabasa agad first hand galing sa inyo. O, mas maganda, Sir James. Okay yung suggestion mo. Hintay ko yun. Apo, asa ko yun. Apo. Sige, sir. Okay po. Okay na tayo. Ayun, sir. Sir James. Bali, sir, ano. Okay na tayo, Manny. Okay na po. Okay na po. Ay, okay, sir. Sige po, sir. I-ano niya lang. Ipasa niyo po kayo lahat yung documents na Sir James. Kay Sir James po. Yes, sir. Yes, sir. Saan niyo, sir? Saan niyo, sir? Saan niyo po? Doon sa sinasabi yes, niya, maramihan na. Para isang padala na lang. Okay, sir. Sino mag-terminate, Sir James? Ikaw? Na meeting? Ito mag-terminate na meeting. Tignan po natin kung magsasabi. Sila ayoko kasi baka may mapindot ako na. Baka may mapindot ako na hindi ko alam. Hello ma'am, naririnig niyo po kami ma'am. Hello. Wala siyang video. Wala din si ano, si Ma'am Hops. Na-stop na rin. Ganda po kaya natin. Okay na po kaya. Okay na siguro, Sir James. Ako. Pwede na sir, baka may tanong, pa kay sir. Mag- sir. Ako maghintay na konti. Anyway, Sir James, maraming salamat po doon sa ano, information. Yes, Sir Manny, sir, maraming salamat din, sir. Para sa inyo naman talaga, sir, para sa gobyerno naman yung information ko, ang general eh. Para sa ano talaga, maitulong ko sa inyo. Sir, yes, sir. Sino mag-terminate, sir? Okay na. Apo. Sir James, sino mag-terminate? Baka ako na, sir. Ako na, sir. Baka may mapindot akong iba, hindi ko alam. Apo. Thank you, sir. Oh, thank you, sir. God bless, sir. Ingat po kayong lahat dyan.